Arrive na yung in Hong Kong. Halika na kat. Halika na pangyaw, may bago akong pangyaw. Kasama ko sa charter. The charter. Charter, welcome to Hong Kong. Oh. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Desiree. Ha? Desiree. Desiree? Oo. Lorna. Tapos pa tayo ng hotel. Yan. Lalabas na kami ng airport. Tapos na kaya kami patungo. Ang dami aeroplano. Bakit sila dito? Bakit sila dito? Tapos yun na nga. Umalis na nga kami ng Pilipinas. Medyo na delay-delay pa kasi may mga inantay pa. Pero mabilis lang naman siya. Kahit na-delay ng ilang minuto, ay nakaalis din naman at nakalapag ng safe yan. On time din nakarating yung airplane. Tapos, Cathay Pacific pala yung airline ko. Tapos, may pagkain. Pero kung ang inyong... Kung yung airline na nakuha nyo ay walang pagkain, pinapayo ko sa inyo na kumain kayo ng marami. Huwag namang marami pala. Kumain kayo ng almusal. Na idiretso na rin ng tanghalian. Kasi pagdating nyo dito sa Hong Kong Airport, ay napakahaba, napakadami nating pagdadaanan. Una-una, pagbaba mo pa lang ng aeroplano, syempre, hindi ka na pwedeng pag-alagala doon. Diretso-diretso lang ang proseso, and then kailangan mong pumil up habang nandun ka sa airport or kahit nasa Pilipinas ka, habang nasa Pilipinas ka pa, importanteng mag-pill up ka na ng health declaration nila dito. Meron naman dyan na ano, so madali nyo makukuha sa Google yung QR code. Yan yung ganito, health declaration. Yan. Health declaration. Ayan. So, ayan. And sa health declaration ko, ayan, nagpatulong ako sa aking kaibigan na si Explorer Anjo. Thank you so much sa iyo, my dear friend. Yan ang dahil sa iyo ay nagawa ko ng ano, nagawa ng paraan na bago ako umalis ng Pilipinas, nakagawa ako nito. Kasi naman pala, pwede naman palang hulaan yung seat number, kaya hindi ko siya ginawa nung gabi pa lang. So by the way, yan, thank you so much sa iyong tulong. And then, yun na nga, dahil pwede mo rin naman siyang gawin dito sa Hong Kong, kaya lang, lalo kang matatagalan. Kagaya kahapon, sa experience ko kahapon, may mga kasabay ako na walang ganon kasi hindi rin tanggapin yung, kagaya na sa akin, hindi rin tanggapin yung email. Yung email ko naman ay kung bakit ang nakalagay i-informat. Basta ganon, informat yung nakalagay, invalid format pala. Invalid format yung nakalagay sa email ko, ayaw i-accept. Samantalang yun naman yung aking, ano bang oras na? May kumatok na para sa pagkain. Siguro pagkain ngayon. So yun, pagpatuloy natin. Ganun ang nangyari. So hindi ko maintindihan bakit siya ay naging invalid. Ilang beses ko nag-try, naka-trip yata ako nun. And then, nagpatulong na nga ako kay ano, Explorer with Anjo. Kasi magaling siya sa mga ganyang technical problem. So, yon. And malapit na sa mukay, 5 minutes na lang. At sasakay na ay naipasok niya yung aking health declaration. Kaya nung pagdating ko sa Hong Kong, smooth ang daloy. Hindi na ako na nalagay sa corner kasi papakita mo yung ano. Papakita mo kaagad yung iyong... Ganito, yung health declaration na nandoon. May QR code kasi dyan nalalabas. Yun, kaya napakagaling. Napakagaling ng ginawa ni Explore with Anjo. Yan. Lagi ko siyang tinatawag every time na ako ay may hindi magawa sa aking mga papeles. Kahit nung bago ako umalis, siya pa rin yung tumulong sa akin. O, oh, diba? Baka naman, pwede nyo rin siyang pwede nyo rin siyang i-subscribe yung channel niya, Explore with Anjo. Lalagay ko sa description yung kanyang ano, yung kanyang YouTube channel. Yan. Diba? Ito siya, o. Oh. Yan. Ito na nga yun. Yan, naipasok niya sa akin. Yan, hindi makita. Naisend niya ka sa akin yan.
bago ako umalis, na-send talaga niya. Ang galing, di ba? Yun na nga, nandito na tayo. Nagawa na ako, nakalipad na ako. Pinakita ko lang yun yung, ano, yung akin yung, QR code ko nga dito. Ayan. Hindi siya kita yun. Ewan, hindi ko makita. Pinakita ko lang yan, sabi niya, kasi may mga stop naman sa paglabas mo pa lang, may stop na nagsesegregate, nag-guide at nagsesegregate sino yung may QR code na at sino pa yung wala. Kasi tutulungan din naman nilang mag-fill up yung mga wala pa. So, ayun. Kaya, ayun ang maganda dito sa Hong Kong. And then, sa Pilipinas din naman, may nag-ano din naman ng ganun. Kung wala ka pang one health pass sa atin. So, yung health declaration na yan ay parang one health pass din sa atin. So, yan. Di nandyan na nga. Pila-pila. Ang dala-dala. Kapag papasok ka pa lang, paglabas mo pa lang ng airplane, di nga. Sunod-sunod yung pila. Tapos, unang ang hahanapin sa iyo, yung QR code. Tapos, pag napakita mo na meron ko, nadiretso ka na sa swab test. Iswab test ka. Tapos, yan. May mga pila din doon. May mga bibigay sa inyong designated number kung saan kayong booth pupunta para sa inyong swab test ulit. Yan. Pagdating mo dito, swab test na naman. Walang katapos ang swab test, kaya dapat patient. Ayan. Di, pagkatapos na nung maswab test, ang haba ng nilakad, sobrang nakakapagod. Kumbaga yung almost 2 hours lang yung simula Pilipinas hanggang dito sa Hong Kong. Tapos yung iniikot-ikot mo dito sa loob ng airport ng Hong Kong, ay mahigit pa halos ng 2 hours. Almost 2 hours. Kasi halos kaparehas din siya ng itinigil mo sa eroplano habang kayo lumilipad. And then, ayan. Continue tayo. And syempre, pagdating dito, pagdating sa ikaw ay nasa immigration, nandito ka na nga sa loob. Syempre, yung pagka nakalabas ka na, na-clear ka na, ikaw ay may bibigay sila yung ano, yung antigen, yung kung ikaw ay positive or negative. Kapag check ka na, okay ka na, lakad ka ulit. Lakad-lakad ka ulit. And then, pupunta ka naman sa immigration. Ayan. Yan kasi yung mga dala-dala. Ito yung mga dala-dala mo naman. Ito yung mga pinapakita mo. Ayan. Pinakita ulit yan. Yung, syempre, yung visa, bagong visa. Kasi ako ay 4 years akong di naka-uwi. So, ayan, may bagong visa. Syempre, yung hotel quarantine, tinitingnan pa rin yan. Tsaka yung health declaration mo nga. Ayan. Syempre, yung ano... hindi na hinanap yun. At tinanong pa rin ako tungkol dun sa aking ano, dito sa vaccination ko. Tiningnan pa rin dito. Tapos, ito. Ayan, pasapasa na. Nung nakaalis na ako sa kuwan nga, doon sa Department of Health nila, yung sa mga nag-ano ng kuwan, ng ng ating mga sample. Ayan, may mga ganyan. May bibigay na ganyan sa inyong copy. Tapos yan, bawat madadaanan mong mga exit point ay merong mag-check ng iyong papel. Papakita mo lang. Ito lagi yung itong hawak. Yung the rest naman ay sa immigration na yung tinitingnan. Ire-ready mo lang talaga yung mga bagay na yan. Kaya mahalaga na dapat ay sunod-sunod lagi yung ano, hindi ko saan-saan nakalagay. Dapat may isa ka lang envelope na lagayan para dukot ka lang ng dukot. Hugot ng hugot lang ng mga papeles mo. So, ayan. And pagkatapos mo na sa immigration, madali rin naman sa immigration, basta kompleto lahat yung papeles mo, ayan. Check, check, check na lang lahat dyan. And pagkatapos mo doon sa immigration, ang pinakalas mo namang aantayin, dala-dala mo pa rin ito. Ayan. Tapos meron din silang ibinibigay na ano pala. Ayan. May ibinibigyan silang ganito. Yung pagpasok mo doon, nakalimutan ko. Yung pagpasok mo pa lang doon sa sa magsuswab test, yan, bibigyan ka na nila ng ganito, necklace na ganito, na kailangan siya ilagi mong suot habang nandun ka. Nagpo-proseso ka ng mga kailangan. Yan, ganyan. Dapat suot-suot mo yan kasi merong iba na may green, may red. Hindi ko alam mo anong ibig sabihin ng mga yan. Depende yan sa lace. Ewan ko ba kung anong kwan yan. So, yun na nga, tapos na. Tapos na tayo, nakalabas na. Awa ng Diyos, sobrang pagod. Buti nilang meron doon sa corner na
may patubig doon. So huwag kayong mahinga, mahiyang kumuha doon. Libre po 'yun. Ayan, libre tubig kasi nga naman sa dami mo nang kailangan ayusin doon sa loob. Ng paikot-ikot na pagkahaba-haba ng iyong lalakarin. So ayan, tapos na ang lahat, nasa immigration na tayo. Ibang pila na naman, ibang ikot na naman. At pupunta naman tayo, mag-aantay naman tayo doon sa shuttle bus na maghahatid sa atin sa mga quarantine hotel na ating pupuntahan. And syempre yan, dala-dala mo pa rin yun. Yung binigay sa iyo ng gobyerno. Tsaka suot-suot mo yung necklace habang nag-ano, ito. Yan, hawak mo siya. Hindi pala hawak, nakasuot. Kailangan nakasuot. Susuot mo. And then, ayan. Meron silang mga ganito. Kapag naihatid ka na, ayan naman ay sila ay may mga tao doon na mag-asikaso ng mga gamit. Sasakay ka lang. Basta dala-dala mo to, papakita mo ito pagdating dito sa hotel. Tsaka yung confirmation mo. Confirmation ng iyong hotel booking. And then, bibigyan ka nila ng ganito. May instruction naman yan sila. Ito yung, dito mo isusulat yung mga, yung first day mo, yung nakalagay na, completed na yan kasi na-swab test na tayo sa loob ng airport. Tapos yung the next 2 days, sa the next day mo, day 2, ikaw na mismo yung magsaswab test sa sarili mo. I-check mo lang kung positive or negative ka. And syempre, meron din, pagdating mo sa kwarto, meron na yung mga, may mga ganito na, sang kater ba yan, hanggang sa ikaw ay umalis. At tapos, meron din, pang temperature, body temperature, para i-monitor mo yung, body temperature. Tapos, ilagay mo na lang dito sa gilid. Sa gilid ng listahan. So, ayan, makasulat naman dyan ang mga kailangan ilagay, mga instruction. Yan, kompleto. So, yun lang guys. Sana may matutuhan kayo sa aking mga isinishare na mga karanasan or mga kaganapan habang ako ay nagbiyahe at pabalik dito sa Hong Kong. So, ayan, basta ano lang, presence of mind lang lagi. Huwag patalo sa pagod. Yan. Laging uminom ng tubig. Mahalaga yan. So, yan lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood. And hanggang sa muli nating pagkikita. And see you in my next video. Yan. Thank you so much. Ako, bakit ko ipinakita? Yan. Thank you so much guys. Bye-bye. Keep safe. And see you again. God bless you all. Bye.